Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Thea's point of view. Maaga akong nagising ng umagang yon. Tulog pa ang ibang mga kapatid nila yon at mga pinsan niya. Simpleng t-shirt at faded jeans lang ang suot ko. Pagbaba ko sa may hagdan, nasa receiving area na pala si Leon, hinihintay ako. Ang gwapo nitong tignan sa suot na simpleng white polo shirt na nakatupi hanggang siko at isang itim na jeans. He looked so clean and intimidating. Excited ako dahil ngayon ang araw ng pamamasyal, as Leon promised me. "Are you ready?" he asked. "Yes!" excited kong sagot. "Let's go then." Masaya din itong aya. Nahawa yata sa aura ko. He intertwined our hands at lumabas na ng bahay. "Merry Christmas nga pala, Leon." "Merry Christmas too, baby." "Leon, Iha, kain muna kayo." Tawag ng mommy niya. "It's okay, mommy. Sa labas na lang po kami mag-breakfast." Mabilis na sagot nito na hindi humihinto sa paglakad. "Good morning po, tita. Merry Christmas po." Sabi ko habang naglalakad, hila-hila kasi ako ni Leon. "Merry Christmas din, Iha." Bati ng ginang. "Ingat kayo sa biyahe." Bilin nito. "Okay po, tita." Sagot ko, kumaway na lang ako sa ginang. Nang nasa tapat na kami ng kotse niya, binuksan nito ang pinto sa may passenger seat. "Get in." Masuyong utos nito sa akin. Inalalayan pa ako sa pagpasok para hindi ako mauntog. Tahimik naming binaybay ang kahabaan ng National Highway, first stop namin sa MOA. Nang makapasok na, naghanap muna kami ng makakainan, nagugutom na kasi kami. Pumasok kami sa Chowking para kumain. Ayaw niya sana kaso gutom na talaga ako kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Kasalukuyan na kaming kumakain nang mag-open ito ng conversation. "So, saan mo gustong pumunta?" tanong nito. "Kahit saan? Saan ba magandang puntahan?" ganting tanong ko. "Pwede nating puntahan lahat." Naaaliw na tugon nito. "Talaga?" excited na sagot ko. "Yes, baby." Masuyong saad nito. "Thank you." Masayang sagot ko. Tumayo pa ako pumunta sa likod niya at napayakap. Natigilan ito, huminto sa pagkain at bigla itong napalingon sa likuran. Ako naman ang natigilan, halos mahalikan na kasi niya ang labi ko. Bigla tuloy akong napakalas sa pagkakayakap, namumulang bumalik sa upuan ko. Ang lakas pa man din ang kalabog ng dibdib ko. "Kain tayo ulit," nahihiya kong sabi. Tumango lang ito at kumilos para kumain ulit. Hindi nakatakas sa aking mga mata ang pinipigilan nitong ngiti. Masaya ako dahil kasama ko siya. Ang sweet pala ng loko, para kaming lalanggamin. Lahat ng magagandang historical spot sa Manila, pinuntahan namin, pati sa Christmas Bazaar sa may Morato. Nagpa-picture kami sa mga Christmas display sa may MOA at lahat ng pinuntahan namin, hindi ako umaalis na wala kaming picture. Nag-enjoy talaga ako ng husto. Sila yun ang driver at photographer ko ng araw na yun. Hindi lang din pamamasyal ang ginawa namin sa araw na yun. Binilhan niya rin ako ng mga damit. Hindi na ako nakatanggi, magtatalo lang kami. Ayaw ko pa naman masira ang mood ko. Hindi lang doon natapos ang pamamasyal. Pag may free time ito, namamasyal din kami. Napuntahan na namin ang Tagaytay, Batangas at Baguio. Masaya at nag-enjoy talaga ako ng husto. Hindi dahil sa magagandang tanawin,
tourist spots at historical sites kung hindi dahil kasama ko si Leon. Lagi ko nga itong nahuhuling nakatingin sa akin. Syempre, lagi din akong napapatitig sa gwapong mukha nito. Mahal ko na yata ang isang ito. Simula nang dumating kami galing sa pamamasyal nung araw na galing kami sa mansion ng lolo niya, he instructed me to occupy the guest room, iyong ginamit ko nung nagkasakit ako. Araw-araw, ang senaryo namin ay hinahatid ko siya sa labas ng bahay pag umaalis ito papuntang trabaho. Pag dumadating naman, tumatakbo akong sasalubungin siya sa may pinto para akong engot tuloy. Asawa lang ang peg. Nagtataka man ang matandang katulong, hindi na nagtanong, pati si Celia. Lagi akong tinutukso. Gusto ko ng batukan, ang kulit kasi. Pero syempre, di ko ginawa. Isa kaya akong ulirang guro. Matulin ang 5 pang araw. Besperas na ng bagong taon. Kasalukuyan akong nasa garden, nag-aayos ng mga bulaklak. Nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin sa likuran. Pumulupot ang mga braso nito sa bewang ko. Isinubsob pa niya ang ulo sa leeg ko. Naamoy ko ang pamilyar niyang amoy. Hi baby! Saad nitong hindi inaangat ang ulo sa leeg. Hi! Akala ko nakaalis ka na papuntang trabaho. Tanong ko, hinayaan ko lang siyang yakapin ako. Gusto ko rin naman. Umalis na kasi ito kaninang hinatid ko pa sa may kotse nito. Bumalik ako. Sagot nitong nakasubsob pa rin. Huh? Bakit? Takang tanong ko, hindi naman ako makalingon kasi nakasubsob ang ulo nito sa leeg ko. I came back because I miss you. Sagot nito, pinihit na ako paharap sa kanya. Idinikit pa ng husto ang katawan ko sa kanya. Miss mo ako? Takang tanong ko, kahihiwalay lang natin kanina. Yes, I miss you so much. Sabi nito, hinalikan pa ako sa labi. Ang halik nito ngayon ay mariing maalab at mapusok. Napapikit ako sa sobrang kaba. Marahan nitong kinagat ang pangibabang labi ko para maibok ako ang aking bibig. Malaya tuloy nitong naipasok ang dila para galugarin ang loob ng bibig ko. Hindi ko mapigilang umungol sa sensasyong nadarama. Nanlalambot ang mga tuhod ko. Parang hindi ako tuluyang mapadaos do sa lupa, mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko man maipatong ang mga kamay ko sa leeg niya dahil hawak ko pa ang gardening tool. Napahinto ito sa paghalik ng may nagsalita sa likod nito. Iho, tumatawag ang daddy mo. Hindi ka daw niya makontak na sa landline. Bungad na sabi ni Nana. Huminto ito sa paghalik at kumalas sa pagkakayakap. Namula ang mukha ko sa pagkapahiya dahil nasaksihan ng matanda ang halikang naganap. Okay po, Nana, sagot nito sa matanda. Sagutin ko muna, baby. Baling nito sa akin at pumasok na sa loob. Makahulugan akong tinignan ng matanda na may mapanuksong ngiti. Sumunod na rin ito sa loob ng bahay. Bumuntong hininga ako at bumalik na sa pagsasali ng mga bulaklak sa mga paso. Habang nagtatanim, naisip ko nahuhulog na ang loob ko kay Leon. Ganon din ito sa akin. Paano na pag umuwi na ako sa amin? Hindi naman pwedeng manatili ako dito sa kanya dahil din sa buhay ko sa probinsya. Isipin pa lang na iiwan ko ito. Umiinit na ang gilid ng mga mata ko. Leon's point of view. Hello, Dad. Bungad ko sa amang tumawag. Is Lucy there? Tanong ng matanda. No. Why? Did anything happen to her? Alalang tanong. I don't know. Your mom contacted her but she's not answering. Tumawag ako, nagbabaka sakaling nandyan siya. Sagot. No, she's not here. Don't worry, I'll try to contact some of her friends. Sagot ko para hindi na ito mag-alala. Thank you, anak. Saad nito. Bye, Den. Paalam nito at pinatay na ang tawag. Bye, Dad. Paalam ko. Malungkot kong saad. I hope this is still a happy new year. Oh God, Lucy, where are you, baby?
Please come back to us safe and sound, panalangin ko. I dialed my phone. Tinawagan ko ang personal secret agent ko. Hello, Sonny. Bungad ko dito. Yes, hello, Sir Leon. Sagot nito sa kabilang linya. Yes, it's me, Sonny. May ipapahanap ako sa'yo. Yes, sir. Sino po? Sagot nito. Lucy Montreal, my sister. Saad ko. Copy, sir. Tugon nito. Update me as soon as possible. Okay, no problem, sir. Just give me 2 days. Okay, bye for now. Pamamaalam ko. Bye, sir. Pinutol ko na ang tawag. Napatitig na lang ako sa cellphone. Iho, may problema ba? Ang lalim ng iniisip mo. Tanong ni Nana. May bit-bit itong merienda para kay Thea. Yes, Nana. Malungkot kong saad. Anong problema? Nag-aalalang tanong nito. Lucy is gone. Dad called to inform me. He doesn't know where she is. Buntong hininga kong sagot dito. Napasinghap ang matanda. My God, bakit anong nangyari? Naglayas ba? Pero imposible. Naiyak na tanong nito. Dahil malapit din kasi si Lucy dito. Hindi pa po namin alam. I just called Sonny to investigate. But now I don't have any information yet. Na halukip-kip nitong sagot. Naku, saan naman nagpunta ang batang iyon? Nag-aalala pa rin saad nito. Sige ho, Nana. I have to go. I need to go at the mansion my mom needs me. Saad ko dito at kumilos papuntang garden. Hey, honey. Go to your room. Magbihis ka. We are going to the mansion. Bungad ko kay Thea. Lumingon itong paharap sa akin. Hindi na nag-abalang tumayo mula sa pagkakaupo. Bakit? Bakit? Nagtatakang tanong nito na kataas ang kilay. It's important. I'll explain it to you later, okay? So stand up there and come on. I said. Inalalayan ko pa itong tumayo. Kinuha ang gardening tool at tinulungang hubarin ang gloves. Sumunod naman ito. Hindi nagtagal. Nakabihis na ito. Umalis na kami papuntang mansion. What happened? Basag nito sa katahimikan. Care to explain? I'm sorry, I forgot. Hinging paumanhin ko dito. It's okay. May problema ba, Leon? Kanina ka pa tulala. May gumugulo ba sa isip mo? Alalang tanong nito. Lucy is gone, honey. Malungkot kong sabi. Gone? Anong klaseng pagkawala? Was she kidnapped? Gulat na tanong nito. I hope not. We don't know yet. Nag-hire na ako ng investigator para hanapin siya. I'm sorry. Hey, no need to say sorry. Wala kang kasalanan. Awat ko dito. Masuyo ko itong hinaplos sa pisngi at hinawakan ng kamay nito na nakapatong sa kandungan. Dumating kami ng mansion, marami ng mga tao. May mga pulis at mga investigators din. Lahat ng security guards ay alerto sa nagbabantang panganib sa paligid. Nandun din si na Lolo Alejandro, Tito Menandro, asawa nitong si Tita Aveline, mga anak nitong si Taurus, Gemini at Scorpio. Nakaupo sa mahabang sopa ang mommy, inaalo ito ng kapatid kong si Aris at ang asawa ni Janelle. Si daddy naman ay kausap ng isang pulis. Napalingon ng lahat nang dumating kami. Hawak ko si Thea sa kamay. Hila ko ito patungo kay mommy at umupo si Thea sa harapan nito na pinapakalma ang matandang babae. Nang umalis na ang mga pulis at mga investigators, naiwan kami na hindi alam ang gagawin. Mas lalong naiyak ang mommy sa pananahimik namin. Mom, stop crying, okay? We will do anything to find her. Maliban sa mga pulis at investigators ninyo, may inutusan din ako. Pag-aalo ko sa ina para mapanatag ang loob niya.
This is not gonna be a happy new year to us. Lucy is gone. Saad ng mommy sa kabila ng pag-iyak. Niyakap ko ito. Niyakap ito ni daddy. Shh. We will find her. Let's pray that she's gonna be alright. Saad ng daddy, pilit na pinatag ang sarili para sa mommy. Kuya Aries, Taurus, Gemini, and Scorpio contacted some persons na pwedeng makatulong. Nang tumigil na ang mommy sa pag-iyak at nakapagpahinga na, isa-isa na kaming nagpaalam kay daddy para umuwi. Ayoko sana itong iwanan pero pinilit niya akong umuwi. He said he's okay. Kaya umuwi na lang kami ni Thea. Are you okay? Nag-aalala nitong tanong. Yes, I'm fine, don't worry. Saad ko. Are you sure? Di naniniwalang tanong ulit nito. Yes, I'm sure of that. Ayaw kong nag-aalala ka sa akin, baby. Panigurado kong sagot. I hate worrying her. Okay, if you need someone to talk, I'm here. Pag-aalo nito, hinawakan pa ako sa mukha. I know and I love talking to you. May ngiti kong sagot. Natahimik na ito, nakontento na siguro sa sagot ko. Makalipas ang 30 minuto na biyahe, nakarating din kami sa bahay. Walang handa ang magaganap ngayong Noche Buena dahil sa bigla ang pagkawala ni Lucy. Thea's point of view. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Bigla akong nakaramdam ng uhaw at hindi rin ako mapakali. Bumangon ako at nagsuot ng robe at bumaba para kumuha ng tubig. Sinilip ko ang oras. It's already 11:30 na ng gabi. Bagong taon na, maya-maya lang. Naglalakad ako sa hallway patung hagdanan nang mahagip ng mata ko ang library. May ilaw iyon sa loob. Hinila ako ng mga paa ko papunta doon para silipin kung may tao. Hindi nga ako nagkamali, may tao nga. Sila yon, umiinom ng alak, nakatitig sa kawalan. Lasing na kaya to? Kanina pa kaya ito umiinom? Tanong ko sa sarili. Nang hindi ako makatiis, pumasok na ako sa loob. Lumapit ako sa kanya. Leon, okay ka lang ba? Halos pabulong kong tanong. Yeah, I'm okay baby. Come here. Sagot nito, hinawakan ako sa bewang at giniya paupo sa kandungan nito. Pumaikot sa katawan ko ang mga braso nito. Kanina ka pa umiinom? Tanong ko ulit. Nope, wala pang 30 minutes akong umiinom. Hindi kasi ako makatulog kaya pumunta ako dito para uminom ng kaunti. Saad nito, napasubsob na ang mukha sa leeg ko at inaamoy-amoy ang bango nito. Ah, ganun ba? Sagot ko. Ikaw, bakit nasa labas ka pa? Gabi na. Tanong nito. Nauuhaw kasi ako, kukuha sana ako ng tubig nang mapansin kong bukas ang ilaw. Kaya naisipan kong sumilip. Then, nakita kita dito. Saad ko. Inangat nito ang mukha sa pagkasubsob sa leeg ko. Masuyo akong tinitigan at hinahawakan nito ng isang kamay ang mukha ko. Inilapit nito ang labi sa mga labi ko. Masuyo niya akong hinalikan. Sa una, magaan lang at maingat. Ang kamay nito ay marahang humahaplos sa likod ko. Nang gumanti ako ng halik at haplos dito, ang marahang halik na iyon ay naging mapusok, maalab at puno ng pananabik. Marahan nitong kinagat ang pang-ibabang labi ko upang maibok ako iyon at maipasok nito ang dila. Nagdulot ng nakakakilabot na kuryente sa buo kong katawan ang halik na iyon. Nahihilo na ako sa aking nararamdaman para akong dinuduyan. Leon. 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 Daing ko sa pangalan niya. Nang pansamantala nitong paghiwalay ng mga labi namin at inilapat din ulit. He's not satisfied with the kiss alone. Ang mga kamay nito ay naglakbay na sa buo kong katawan na para bang may hinahanap. Nakaramdam ako ng di maipaliwanag na init. Kinalas nito ang pagkabuhol ng tali ng robe ko at
Ipinasok ang kamay sa loob ng spaghetti strap blouse ko. Hinawakan niya ang isa sa malulusog kong at marahang minasahe ito. Pinaglakbay nito ang mga labi sa aking panga, patungo sa leeg, pababa sa collarbone ko. Nilagyan ng marka ang bawat madadaanan ng labi nito. Napahigpit ang kapit ko sa leeg niya. Humiwalay ito sa akin at tinignan akong maigi. "I badly needed you, baby," hingal na saad nito. Tango lang ang sagot ko dito. Hinalikan ako nito ulit sa labi at pinangko niya ako in a bridal style papunta sa kwarto nito. Binuksan ko ang pinto at pasipa niya itong isinara. Maingat niya akong inihiga sa kama ng hindi pinuputol ang halik. Hinubad nito ang robe, sunod ang spaghetti strap blouse ko. Nalantad sa paningin nito ang malulusog kong. Tinitigan niya ito ng may paghanga. Namula ang mukha ko. "You're so beautiful, baby," saad nitong may paghanga sa mga mata. Sinunod nitong hinubad ang manipis kong short. Nahiya ko dahil lantad na ang kahubaran ko sa paningin niya. "Don't be shy, baby, because you're so beautiful," may ngiting saad nito. Hinalikan ako uli sa mga labi, pagbaba hanggang dumako ang labi nito sa bandang puson ko. Napasinghap at napapaigtad ako sa bawat dampi ng labi nito sa katawan ko. Binalik nito ang halik sa dibdib ko. Sinakop ng bibig nito ang tutok noon habang ang isang kamay ay minamasayang isa pa. "Nayon," daing ko. Sinunod nitong hinubad ang manipis na saplot na nakatakip sa pagkababae ko. Nang mahubad iyon, pinagdaanan niya ng halik bawat parte ng katawan ko. Inihiwalay nito saglit ang katawan sa katawan ko at naghubad. Hindi ko maiwasan mapatingin sa pagkalalaki nito. "Ang laki? Kakasya ba yan?" Inosente kong tanong. Napatawa ito saglit. "Yes, baby, it will gonna fit," nakangiting saad nito. Nang pareho na kaming walang saplot, dumagan ito uli sa akin at hinalikan ako sa labi. Ramdam ko ang kahandaan nito. Napapikit ako sa sakit, mahina moong luha sa gilid ng mga mata ko. Nakita niya yun at pinahid ng kamay. "I'm sorry, baby, hindi ko alam na ako ang first mo," nahihirapang saad nito. "Just hold on tight, okay? Para mawala ang sakit." Pag-aalo nito sa nag-aalalang tinig. Tuluyan na nitong pinasok ang lahat after a few minutes. Nang mahamig na ako at nawala ang sakit, tsaka pa lang ito gumalaw. "He keep on trusting. Sa una, marahan lang hanggang pabilis ng pabilis." Napasubsob ito sa katawan ko pagkatapos naming narating ang tuktok ng kaluwalhatian. Pareho kaming habol na habol ang hininga at malakas ang tibok ng aming mga puso. Nang mahamig ang sarili, umalis ito sa pagkakadagan sa akin, pumasok sa banyo at nilinis ang pagkababae ko. Nahiyaman ako sa ginawa niya, hindi na ako umangal. Masakit kasi ang buong katawan ko lalo na sa parting nililinisan niya. Nang makontento, ibinalik ang basahan sa banyo. Kinumutan ako, tumabay ito sa akin at hinalikan ako sa noo. Magkayakap kaming nakatulog dahil sa pagod. Thea's point of view. Maaga kong nagising tulad ng nakasanayan ko. Nilingon ko ang orasan sa gilid ng kama. It's 5 o'clock in the morning. Tulog pa si Leon. Nakatagilid na nakayakap sa akin. Ang gwapo pa rin ito kahit nakaawang ng kaunti ang bibig. Asan ang hustisya? Pinagsawa ko ang mga mata sa kagwapuhan nito. Nang makontento, dahan-dahan kong inalis ang kamay nito para hindi ito magising. Tumayo ako at isa-isang pinulot ang mga saplot ko. Nagbihis ako ng walang ingay para hindi ito magising at lumabas na ng kwarto. Nasa loob na ako ng kwarto. Narinig ko may tumawag sa cellphone ko. Tinampot ko iyon at tinignan. Hindi nakaregister ang numero, may lumukob na kaba sa dibdib ko. Nag-aanlinlangan man, sinagot ko ito. "Hello?" Bungad ko sa tumawag. "Hello, can I talk to Miss Althea May de Guzman?" Sagot nito. "Yes, speaking." Kunot noo kong sagot.
Ma'am, this is a nurse information sa Davao Regional Hospital. I would like to inform you that Mr. Albert De Guzman is in our hospital right now. Informa nito. Oh my God! Kuya! Naupos kong sagot. Napahikbi ako. Kapamilya niyo po ba kayo? Basag nito sa pag-iyak ko. Yes, yes, I'm his sister. Okay ma'am, pwede ba kayong pumunta ngayon? He had a car accident. Okay ma'am, darating po ako and thank you. Okay, bye. Paalam nito. Bye. Pagtatapos ko sa tawag at pinatay na ang cellphone, para akong mauupos sa kinatatayuan ko. Hilam ang mga mata ng luha. Halos hindi ako makakilos. I need to go back. My brother needs me. Mariin kong usal. Nang makabawi, dali-dali akong pumasok sa banyo, naligo at nagbihis. Kinuha ko lahat ng gamit ko sa closet at isinlansak ito sa loob ng bag. Hindi ko man lang pinagkaabalahang tupiin iyon. Nang matapos, lumabas na ako ng bahay. Nakita ko ng security guard at iba pang men in black na nagbabantay. Good morning po ma'am, bati ng guard. Good morning, bati ko. Pakibukas, pakiusap ko. Alis po kayo ma'am? Tanong nito, sa bag ko siya nakatingin. Ah, oo, sige, nagmamadali kasi ako eh. Paalam ko dito at nang makalabas na ng gate agad akong nagpara ng taxi.